guys, this is your prof next door, Patrick Cura, and for today's video, we will be discussing the secrets of banks. Pag-uusapan natin for today, yung ano ba ang sikreto ng bangko na hindi sinasabi sa atin. Again, ang video na to ay ginawa para malaman ng mga investors natin that if they want to become rich or grow their money, they should not put their money in the banks because savers are losers. That is according to finance author Robert Kiyosaki. So pag-usapan natin, ano ba yung top 3 secret? Let's go to the first secret. Meron akong 10,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Kung ilalagay kong pera na to sa banko, magkano kaya ang tubo na marireceive ko o yung interest? Kapag ito linagay ko sa banko at hindi ko siya ginalaw for 1 year, ang tubo is yung regular savings account, 0.25%. Oh my God! So, paano yun? In 1 year, yun yung tubo ng 10,000 pesos ko. So, kung i-multiply natin 10,000 by 0.0025, ang kalalabasan is magkakaroon ako ng 25 pesos na tubo in 1 year. Okay, 25 pesos. Pero bakit ang hawak ko lang po ay 20 pesos? Dahil ang interest sa banko ay merong tax. Magkano ang tax sa banko? Ang tax sa banko is 20% ng interest mo. So, what is 20% of 25 pesos? That is 5 pesos. So, ang take home mo ng hindi paggalaw sa 10,000 pesos in 1 year is 20 pesos. Yan ang interest mo. Malaki ba siya? You decide kung malaki ba. So, when you put your money in the bank, it is primary for safety, for the security of your money, but not for it to grow. Let's go to secret number 2. When it comes to relationship ng banko at saka ng ating pong depositor, ano ang tawag sa kanila pong transaction? Ang tawag po doon is debtor-creditor relationship. Sino ang debtor at sino ang creditor? Kanino ba galing ang pera? Galing ang pera sa depositor. So, ang depositor, siya yung nagpahiram ng pera. So, we call him or her the creditor. At sino ang nakareceive ng pera? It's the bank. So, ang tawag natin sa bank is the debtor. Now, ang tanong, sa isang regular transaction, sino ang nagtatakda ng interest? Kunwari, nanghiram ng pera ang kaibigan mo sa'yo. Sino ang nagtatakda ng interest? Si debtor ba o si creditor? Of course, it is a common sense na ang nagtatakda ng interest kapag nangutang ka is the creditor kasi siya yung nagpahiram ng pera. But then again, as you can see, ang relationship ng bank at saka ng depositor, sino ang nagtatakda ng interest? It's the bank and the bank is the debtor. So bakit tayo pumapayag as creditor, nagpahiram ng pera sa kanya na ganun na siya yung magseset ng interest? Wait a minute. So, let's think about it. But do not go in the bank, huwag kang susugod doon at sabihin mo na ikaw yung creditor at ikaw yung magtatakda ng interest. That's a no-no. Palalabasin ka ng security guard nun. So, we just need to analyze why the debtor sets the interest when it comes to these things, right? Secret number 3. As we can see, ang relationship ng banko at ng depositor is debtor and creditor. So, galing ang pera sa depositor. Now, remember, may mga taong pupunta sa banko para mangutang. Auto loan, housing loan, business loan, or personal loan. Kanino galing ang pera na pinapahiram ng banko sa mga nangungutang na to? Of course, these are coming from depositors, di ba? At magkano ang siniset na interest ng banko sa mga nangungutang na to? It's 12%, pero mas mataas pa dyan yung amortization, di ba?
So, 12%. Sabi natin 12% ang minimum na chinacharge ng banko sa mga nangutang sa kanya. Now, kung galing ang pera sa depositor, okay, ilan yung na-receive lang kasi na interest ng depositor sa pera niya? It's 0.25%, right? Pero ang sinisingil ng banko sa nangutang sa kanya is 12%. Now, saan napupunta ang 11.75%? Yun ang kita ng banko. Profit niya yun. At magkano ang tax ng banko sa kanyang gross receipts? It's only 5%. So, kung titignan mo, garabyado yung depositor kasi sa kanya galing yung pera na pinahiram ng banko dun sa nangutang, di ba? Pero pagdating sa tax, mataas din ang sinisingil kay depositor compared kay bank, di ba? So these are just realizations, guys, no? We do not want to discredit the bank, okay? These are based on the things that I read specifically sa mga finance book. Bakit hindi lumalaki yung pera sa banko? Again, ang banko ay ginagamit para i-protect yung pera mo. Na imbis na ilagay mo yan sa ilalim ng kama or sa alkansya mo or piggy bank, at least nag-earn ng konti. So that is for security purposes. Bank is also good for conservative, no? Conservative people na ayaw mabawas yung amount ng kanilang pera. Okay? Pero kung gusto mong mag-grow yan and you are a risk taker, then do not put your money in the bank because the bank is not there to help you grow your money. It is there for you to protect your money. So I hope you learned something from our short video for today. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, don't forget to subscribe and hit the bell button. So this is your prof next door and good day, guys!